Nahakbang ng National Irrigation Association para masiguro na sapat ang patubig sa mga sakahan ngayong tag-init. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng long-term plan para sa pagpapaganda ng irrigation system sa bansa. Si Gabby Natividad sa detalye. Rise and shine, Gabby. Tutugunan na ng National Irrigation Administration o NIA ang inaasahang kakulangan sa tubig ngayong tag-init. Bukod sa sapat na supply ng tubig na reserba sa mga dam, nakaantabay ang ahensya sa mga pangangailangan ng mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Inihanda na rin ang mga kagamitan at serbisyo bilang suporta at tulong. Halimbawa, narito ang alternate wet and drying system, graphic calendar at pamimigay ng high value crops. Mas madami ang kikitain ng mga magsasaka nagagamit ng high-value crops na ito dahil doble ang produksyon kumpara sa regular na pananim. Patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya tulad ng DPWH at DA upang makagawa ng mga long-term plans para mas maayos ang sistema ng irigasyon sa bansa. Kailangan din madagdagan ang mga dam sa bansa para mas dumami ang reserba ng tubig para sa agrikultura. Na mga high dams, ano po? Opo. Para sa mga susunod na panahon po ay hindi na tayo mamigama kung may La Nina man tayo, at least pag may mga high dams tayo, namimitigate po natin yung flooding at the same time nakakapag-ipon tayo ng maraming tubig para po magamit sa ating irigasyon. Hindi lang sa irigasyon, ano po? Ang gusto ng Pangulo kasi ngayon ay mayroong convergence effort kami, pwede din sa yung LUWA, yung ating sa ating inumin, ano, tubig inumin o yung bulk water. At kung may high dams kasi, sir, yan din ang source ng kuryente, yung ating hydropower, ano po. At hindi lang yan, pwede na rin source yan ng ating mga livelihood, yung aquaculture, etc. So dapat po talaga, sir, kung sa long-term solution ay magtayo po tayo ng mga high dams. At ang public works naman, tutulong naman sa pagtatayo ng mga water management projects. Nakakatulong din aniya sa mabilis na pagresponde ngayong may direct line of communication na ang mga magsasaka sa probinsya sa DA at NIA. Ituturo po natin sa ating mga farmers yung tinatawag na diversified cropping o yung high value crops. Sa totoo lang, sir, ano eh, opo, mas maraki pa po ang kikitain ng mga magtatayo ng high value crops kaysa sa rice. Eh, eksakto po ito doon sa programa ng ating Pangulo, sabi niya sa amin, hindi lang dapat yung output ang pagtuunan natin ng pansin, hindi yung output per hectare lang, kundi dapat yung income ng farmer per hectare. Tutulungan din ng DSWD at DOLE ang mga maaapektuhan na may kakulangan sa tubig. Sisimulan na rin ngayong taon ang retrofitting o pagpapatibay ng Magat Dam. Gabby Natividad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.